Hello mga ka-inday ko! Another day, another entry na naman ang inyong Inday Maria. Dahil syempre, kailangan na naman natin umentry sa ating long video. Bilang isang content creator, ay kailangan kong gumawa ng mga reels at mga long video sa aking page. Pero ang pinakagustong role ko talaga dito sa mundong ibabaw mga kanday ko ay ang pagiging isang ina. So ito na nga, dahil isa akong ina ay kailangan kong tulungan ng aking anak sa kanilang mga kailangan sa school. Ay, taray, my ganar! Minsan lang kasi mga kanday ko nagpapatulong si Inday Sofia sa mga ginagawa nila sa school. Abay, syempre, huwag natin itong tatanggihan. Dahil feeling ko kasi kapag nagpapatulong siya sa akin ay ang galing-galing ko. Ay, taray, my ganar! Uy, cherries lang po mga kanday ko ha. Baka mamaya sabihin nyo naman ang yabang-yabang ko. Bibira lang talaga nagpapatulong ang inyong Inday Sofia mga ka-inday ko, lalo na sa mga gawain sa school. Dahil gustong-gusto niya kasi siya ang gagawa. Kaya eto, habang nagpatulong siya sa akin, ay talagang agad-agad ginrab the opportunity ko na. Baka mamaya kasi mga ka-inday ko, ay magbago pa ang isip. Ay, tare, may ganun. Pagkatapos ka namin dun mga ka-inday ko, ay agad-agad ko na sinabihan ang inyong Inday Sofia na maligo na siya at baka malate pa siya sa school. At ako naman ay nag-asikaso rin sa sasaingin kong kanin. Madami nga mga ka-inday ko yung kanin namin nung hapunan kasi nga halos hindi na kami kumain. Kaya ayun, ipipasok ko ngayon to sa rep kasi nga sayang naman kapag mapapanis. Pwede ko pa kasi itong isang nga kapag wala kami sasaingin bigas, o diba? Para-paraan lang talaga mga ka-inday ko kasi sa sobrang mahal ng bilihin ngayon, ay grabe, yung bigas pa lang mga ka-inday ko, kung gusto mo makakain ng masarap-sarap ay kailangan mo talaga mag-budget ng 65 pesos isang kilo. O diba, grabe na talagang inflation ngayon. Eh, inflation, ano yun? Charay galan. Ay, sorry naman po, talaga naman yung Inday Maria, talaga namang mali-mali. Maaga nga rin nagkising ang inyong Dudong Kalip mga ka-inday ko, kaya yun, naalala niya yung apple syrup na binigay ng kanyang lala. Naku, kumuyos-kuyos na nga mga ka-inday ko kasi ilang araw na rin to. Ang hili kasi talaga mga ka-inday ko ni Dudong Kalip ng apple, so habang kumakain nga siya dyan sa gilid, ay sabi ko sa kanya huwag siyang magulo. Kasi nga, mag-aasikaso ako ng babaunin damit ng kanilang daddy. Ay, naku mga ka-inday ko, ang hirap talaga maging nanay at maging asawa. Ang dami mong inaasikaso, pero alam niyo ba mga ka-inday ko, hindi ako nagre-reklamo ha. Sinasabi ko lang talaga na mahirap, nakakapagod, pero hindi sabihin noon ay susuko na ako. Parang pangarap ko lang yan, nakakapagod, mahirap, pero walang dahilan para ako sumuko. Laban lang kung laban. Ay, taray, may ganar. Tuwing nagpo-voiceover nga ako mga ka-inday ko, ay lagi kong pinapalabas si Dudong Kalip sa kwarto. Lagi kong sinasabi sa kanya na anak, manood ka lang muna ng mga nursery na gusto mo kasi magwo-work lang ako. Ay, taray, sana all my work. Work kasi palagi mga ka-inday ko ang sinasabi ko sa kanya tuwing nakikita niya akong nagbi-video, gumagawa ng reels, sumasayaw, kasi gusto ko kasi na makalakihan niya na nagwo-work ako. Alam niyo naman kasi mga ka-inday ko ang realidad ng buhay natin. Dito sa mundong ibabaw ay talagang punong-puno ng panghusga at ang iyong Dudong Kalip ay hindi habang buhay bata. Lalaki at lalaki siya, mag-aaral sa school at makikipagsalamuha. Hinahanda ko lang siya mga ka-inday ko sa mga sasabihin ng mga bata na hindi naturuan ang kanilang magulang na mamaya sabihin yung nanay niya kung ano-ano ginagawa dito sa mundo ng social media. Gusto ko ipamulat ko sa kanya na ang ginagawa ko dito sa mundo ng social media ay nagtatrabaho lang. At tuturuan ko na rin siya mga ka-inday ko na huwag intindihin ang sasabihin ng ibang tao. Kasi alam nyo naman, nakapanag-aral lang aking Dudong Kalip ay hindi ko na siya laging kasama. Siyempre, papasok na siya sa school at ibang-ibang mga ugali ang makakaharap niya. Hindi kasi natin pwedeng kontrolin ang sasabihin ng ibang tao mga ka-inday ko. Kaya palagi ko talaga sinasabihan yung mga anak ko kung ano yung mga dapat at hindi dapat. So yun na nga ang inyong Inday Maria. Ay, inilabas na naman ang car ni Kalip na sobrang bigat. Kasi nga sobrang sikip na talaga sa loob. Pinasok kasi namin yan kagabi kasi syempre alam nyo naman ang inyong Dudong Kalip. Ay minsan gusto din maglaro dyan sa labas. At ayan na nga, umentry na naman ang sayaw ang inyong Inday Maria. Alam nyo naman kasi na napakahilig ko talaga sumayaw mga ka-inday. At eto na nga, ininit ko na yung ulam na bangus na binigay ng aking maring Tina. O diba? Ay, hindi niya pala yung binigay kundi hiningi ko. Ay, grabe talaga ang inyong Inday Maria. So eto na nga, kumain na kami niyan kasama ng aking kaibigan na si Beng Beng. Kasama din niya yung kanyang anak na si Iya. Kasi nga, alam nyo naman na lagi lang kami ni Kalip kumakain dalawa kasi wala si Dudong JR tsaka si Inday Sophie. Iyak. Kaya eto, magkasama na lang kaming apat kumain habang nanonood. O diba, ang tari naman talaga. Wala pa yung Inday Maria dyan dahil nag-aasikaso pa kasi ako dun sa iniinit kong ulam. At tingnan nyo naman ang inyong Dudong Kalip habang kumakain. Eh talaga namang hindi napapakali sa laro ang aso.
At sinabi nga namin sa dalawang bata na yan na pagkatapos namin magtanghalian ay kakain kami ng asim. Ay, asim mangga. O diba? Ang galing talaga ng inyong Inday Maria. Kakasabi lang ay agad makabalat na. So ito na mga ka-Inday ko, magkakainan na kami. Kakatapos lang namin kumain at tanghalian may panghimagas na agad na mangga. Oh my gosh! Talaga naman ang inyong Inday Maria ay may patingin-tingin pa talaga sa video. Galing pala itong mangga mga ka-Inday ko sa dinala namin dun kay Lamaring Tina. Kasi nga hindi naubos at ngayon wala na kami mangga sa bahay kaya nag-uwi ako ng kakainin namin. Ay, parang baliktad yata ang nangyari. Ay, ano ba yan? Mukhang matatapos na naman itong aking long video na to. Babay, bakit nga ba ito ay napaikse? Basta mga ka-Inday ko, gusto ko lang talaga magpasalamat sa lahat ng mga nanonood ng aking mga long video. Tuwang-tuwa talaga ako mga ka-Inday ko dahil kada upload ko ay umaabot na agad ng 1,000 ang views. Oh my gosh, nakakatuwa naman talaga kayo mga ka-Inday ko. Sobrang salamat po talaga at sana huwag kayong magsawang subaybayan ng aming buhay-buhay. Sisipagan ko po palagi mga ka-Inday ko para lalo ko po kayong ma-inspired at ipagpatuloy nyo ang pagiging isang content creator. Balang araw magbubunga din po lahat ng pagsisipag natin dito. Basta maniwala lang tayo sa sarili natin na kaya natin at higit sa lahat pagdasal natin kung ano yung mga gusto natin mangyari sa buhay natin. Alam nyo naman na kahit anong sikap o sipag natin basta pag hindi pinagkaloob ni Lord ay baliwala, hindi natin yun makukuha. Kaya lahat ng gagawin natin mga ka-Inday ko ay pagdasal natin, alam niya kung ano yung dapat na para sa atin. So yun lang po, God bless.